isa sa pinakamahalagang investment o purchase na maaari natin gawin sa ating buhay ay ang pagbili ng sariling bahay. Gayunpaman, ang iba sa atin ay nababahala. Kaya naman huwag mag-alala dahil lahat ng what ifs mo ay sasagutin natin sa episode na ito. At aalamin natin kung ano-ano nga ba ang 5 common fears of first-time homebuyers. So before we start, good Lumina morning everyone! This is Julina Austria, your marketing expert here in Lumina Home. And welcome back to Lumina Official's YouTube channel. Ano-ano nga ba ang 5 common fears of first-time homebuyers? Ang una, I can't afford to buy a home. Yung iba sa atin, ang iniisip is makakapag-avail lang sila ng bahay kung meron silang malaking halaga. Which is hindi naman kailangan, lalo na kung sa mga housing projects kayo mag-a-avail ng bahay. Katulad ng Lumina Homes na nag-o-offer ng housing loan kahit pag-ibig and bank financing. Na installment lang ang magiging pagbabayad at maliit na halaga lang ang kakailangan niyo. Affordable at flexible pa, depende sa budget mo. Gaya ng Lumina Homes na nag-o-offer ng socialized and economic housing. Ang pangalawa naman ay loan might be declined. Sa mga housing projects, gaya ng Lumina Homes, alam na nila ang requirements na kailangan depende sa employment mo at ang developer mismo ang magpoproseso ng application ng housing loan. Kung pag-ibig man yan o bank financing. Sa bank financing, tinitingnan nila kung may outstanding loan ka ba, like kung may credit card ka ba na hindi nababayaran. Kung okay naman ang credit score mo, ay mabilis kang ma-approve. Sa pag-ibig financing naman, as long as first-time homebuyer ka at complete requirements ka at qualified ang salary mo, approve yan kay pag-ibig financing. Ang pangatlo ay fear of foreclosure. Ito naman ay kapag nakapag-down ka na at may approval ka na kay bank or pag-ibig at nahalipag ka na. Ito yung fear ng iba na baka hindi sila makabayad eventually kasi nagkaroon ng financial problem or issues or nawala ng trabaho. Sa mga financing institution, gaya ng pag-ibig at bank financing, pwede kang makipag-usap sa kanila at makipag-negotiate. Pero syempre, dapat meron kang positive mental attitude. Kasi nakakatulong yun para makaisip tayo ng paraan, lalo na financial, na pwedeng makatulong, makadagdag sa source of income natin. Ang pang-apat naman ay fear that agents may use the paper. Mahalaga na malaman mo na hindi alam o maaaring tumanggap ng kahit anong payments from the buyer on behalf of the vendor. Kung sakali na kayo ay OFW or wala sa Pilipinas, maaari kayong mag-assign ng attorney in fact na mag-aasikaso on behalf of the buyer. Sa mga payments, ang mga housing projects gaya ng Lumina Homes, ay may online payment facility na maaaring mag-direct sa pagbabayad sa developer. Panglima, fear of fake sellers. May iwasan po natin ang transaction with fake seller kung sa mga housing projects like Lumina Homes tayo mismo mag-a-avail ng bahay kasama ang licensed broker or agents. Yung transactions nyo ay within the guidance of the developer. Madalas, yung mga fake seller sila yung nag-o-offer ng tugon to dito. At gusto nila na dumaan sa kanila lahat ng payments mo imbes na mag-direct ka sa developer. Halimbawa sa fake seller ay yung hindi sila familiar o hindi alam ang property na binibenta nila. So sila yung mga dapat natin iwasan. So yan ang 5 common fears na ating mga first-time homebuyers. Una, baka hindi afford. Pangalawa, baka ma-decline ang housing loan mo. Pangatlo, baka ma-foreclose ang in-avail na bahay. Ang pang-apat, baka walisin ng agents mo yung pera na pinadala mo. At ang pang-lima ay ang mga fake sellers. Okay, para naman sa mga naghahanap ng affordable at quality homes, you can check our official website www.lumina.com.ph wherein we offer Lumina Homes nationwide. Lumina is mass housing community developed by Vistaland. And that's all for today's video. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more updates and videos.